Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin nga ay pakpaklawin? Isang klase ng pangkaraniwang halamang damo na makikita nga sa kagubatan at minsan ay sa mga puno ng niyog sa kapatagan. Subalit hindi batid ng karamihan na napakahusay pala nito at marami nga ang pwede mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng halamang ito na madalas nga ay nakadikit sa mga puno, particular na sa puno ng niyog? Ang halamang pakpaklawin. Halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ginagawang pang-display, ginagawang parol, ginagamit sa mga ginagawang costume o proyekto sa eskwelahan. Ilan lamang iyan sa mga popular na pinagkakagamitan ng halamang pakpaklawin. Ang pakpaklawin o Drynaria quercifolia ay isang klase ng halaman sa hanay ng mga Polypodiaceae. Kilala ito sa iba pang mga katawagan tulad ng paypay amo sa Katagalugan, baga-baga sa Pampanga, kabkab sa Bicol, kabkaban sa Bisaya, kapakapa sa Ilocano, usaga sa Igorot at basket fern naman sa wikang Ingles. Isang halaman na madalas mo ngang mamamataan lamang o makikita sa mga probinsya. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga pwede pa pala nitong paggagamitan. Simulan natin sa ugat nito. Ang isang basong bahagi ng pinatuyong ugat ng pakpaklawin ay maaari mo ngang pakuluan sa 3 o 4 na basong tubig at hayaan itong maging ganap na 2 baso na lamang. Maaari mo itong inumin sa buong maghapon. Mabisa itong panlunas sa mayroong bulate sa tiyan, lagnat at sa mga nagtatae at mayroong kasamang dugo. Ang dahon naman ito ay mas marami pang gamit, kagaya ng panlunas sa arthritis, depression, dyspepsia, cholera, bato sa bato, meningitis, pamamaga, pulmonya, pneumonia, sakit ng lalamunan, tulo, ulcer sa sikmura at UTI. Magpakulo ka lamang ng isang basong pinong dahon ng pakpaklawin, tuyo man ito o sariwa, sa 3 baso ng tubig. Matapos itong kumulo na ay maaari mo na nga itong palamigin at inumin habang maligamgam pa at ubusin lamang ito sa loob ng isang araw. Ang inumin ito ay pwede kahit sa bata, basta 1 taon lamang pataas, at maging sa inang nagpapadede, basta siguruhin lamang na ang sanggol ay 1 taon na pataas. Ngunit mahigpit itong ipinagbabawal na inumin, lalo na nga ng mga nagbubuntis. At kung kayo ay mayroong ibang iniinom na mga maintenance na gamot, kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito isagawa. Hindi ba't nakamamanga ang halamang pakpaklawin? Pang-display na ay nakagagaling pa pala. Sa inyong probinsya, ano naman ang lokal na tawag sa halamang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.